Okay guys, so ayun natin matitest ngayon kung gaano kaliwanag yung LED bulb na ito or LED light I should say. So papatayin natin yung main light at ito turn on natin yung LED light. Tingnan natin gaano kanaks. So yan, patay na siya. To turn on natin ngayon gamit yung remote. Yan. So, sa mga 3 meters away ako mula dun sa LED light, and na-turn on natin kagad. Nawala kahirap-hirap. So, para sa akin, okay na yung infrared reception niya gamit yung remote control. Yan. So, makikita nyo, enough na yung lighting para makita mo yung mga keys, mga letters and numbers ng keyboard. So medyo malakas yung ilaw niya, sakto lang sa ganyang kataas. And may option siya para i-dim yung light. Yan. Kung gusto mo ng dim light, yan yung kahina ng ilaw. Pag gusto mong nasan ulit, pindutin mo lang ulit. So, balik sa natin yung lakas. So, ayan natin siyang nakabukas. Magtitignan natin kung gaano katagal bago maubos yung battery. Pero guys, yung battery na naka-install yan is rechargeable. Okay, so full charge yung rechargeable battery. Tignan natin kung gaano katagal maubos yung battery. Yon, hello mga kilatis. Muli tayo nagbabalik para sa review ng 3 LED lights with the remote control. Ayun, mga kilatis, no? Ni-install natin na to kaninang madaling araw, lagyan ng rechargeable batteries. Okay, so hinayaan natin siyang nakabukas na malakas yung ilaw, naka-high siya. And after an hour, yun, so yung high na ilaw nag-automatic dim siya. And then after mag-dim yung ilaw, nayaan din natin siyang nakadim hanggang sa mamatay siya. So yung dim light niya, namatay siya eksaktong 2 hours and 20 minutes. So yung malakas na ilaw, 1 hour. Yung dim light niya after nung 1 hour is 2 hours and 20 minutes. So medyo matagal din siya guys. And you don't expect na tatagal siya ng mga 8 hours or overnight sa halip ng ilaw na to. Okay, so as you can see, ang in-install dito, tatlong AAA batteries. So yun, gumamit ako ng rechargeable kasi nga hindi practical kung gagamit tayo ng disposable batteries lalo sa pagtetest ng gantong klase. Tsaka ako kasi hindi ko pinaplano gumamit talaga disposable batteries kasi magastos. Unlike pag rechargeable batteries, pag na-drain na siya, pwede mo i-charge ulit. At isa pa, yun, medyo makatulong tayo kay Mother Nature. So, mababawasan yung kalat, waste, mga pagtatapon ng mga baterya. Aminin natin guys, dito sa Pinas, wala tayong proper disposals para sa mga batteries. So, yun. So, bali, tatlo yung magkakasamang ganito.
sa kasamang isang remote control. Yung isa yung tinest natin sa tapat ko, sa may computer table. Yung isa nasa labas, which is maliwanag din guys, hindi ko lang nakuha ng video yung nasa labas, pero maliwanag niya, nasa, yung isang nasa labas. So yun, nakasama siya yung mga double-sided tapes para sa tatlong pirasong ganito. At meron ding pahaba para sa likod ng holder ng remote control. So may holder siya. Hindi mo siyang i-screw kung saan convenient para sa iyo para makita mo agad yung remote control. Ayan. So yung remote control, AAA batteries din ang gamit. So 369, you need 11 AAA batteries para install. At makompleto mo yung setup kung kailangan naman gamitin lahat yun. So sa akin, dalawa lang muna ginamit ko kasi kulang yung AAA batteries ko. Ayan, yung mga rechargeable batteries na to, medyo mura lang siya. So pwede nyo siyang orderin na online, Shopee or Lazada. Mga nasa 85 pesos, mga ganun. Apat na piraso na yan guys. So mura lang siya. Kung bibili kayo ng disposable batteries, medyo nasa 15 pesos per piece yata yun. So yun, sa remote control guys, medyo disente na yung layo para makontrol mo yung LED light. Ayun, so yun yung maganda rito. Makita mo, mukha lang siya mumuray talaga. Mura naman talaga siya guys kasi yung isang set na ito, tatlong LED light, isang remote control. Okay. Hindi kasama batteries dito guys. Nasa 159 lang siya. Hindi kasama shipping yun noon kasi in order ko to online. Pero murang-mura na siya kung tutuusin. So ang problema lang dito sa remote control, yung print ng mga buttons guys, tingnan nyo, nabura na siya. So hindi naman pawisin yung kamay ko pero nabura siya. Parang whiteboard marker lang yung gamit na pagkaka-imprinta dito sa buttons. Pero no big deal naman para sa akin kasi eventually makabisado mo naman. Tsaka madali lang naman na kapain okay, kung nasan yung on and off at tsaka yung timer. May timer siya guys. So pwede mo yung timer ng 30 minutes. Ayan, so yun ang na-observe natin pagkatapos buksan at hayaan lang na nakahilaw itong klaseng LED light. Ngayon guys, hindi naman siya talaga ideal na pang magdamagan. Ulitin ko. So itong mga ganito, maganda to talaga halimbawa sa mga ano display shelves ninyo. Yun, halimbawa, collectors kayo ng mga laruan. Kumbaga yung paglalagyan nyo neto, eh, yung hindi naman talaga kailangan iwanan nakabukas lagi. Kung kailangan nyo lang gamitin ng ilaw, tsaka nyo siya bubuksan. So, ayun guys. Tapos, kung hindi nyo mahanap yung remote control, huwag mag-alala kasi meron naman siyang button dito. Pwede siyang pindutin para umilaw siya. Ayan. Yun nga lang, pag nailagay mo ito sa medyo mataas, medyo mahirap ang abutin. Kaya kailangan mo gamitan ng remote control. So yun guys, so far so good sa murang halaga sa gatong klase. Para sa akin, sulit na to. Ayan. Tsaka yun, kung rechargeable naman yung batteries nyo, tatagal naman siguro to kung bukas patay sindi yung purpose ng
pagagamitan nyo nito. Yung nasa labas, sa lang po tatagal yan. Kasi binubuksan lang yung paglimbawa, kailanganin ng ilaw sa may pinto. Kaya nilagyan ko siya doon. Dati meron akong ano doon eh. Yung solar light. Kaya lang. Ano. Nung nandun sa nilagay ko sa main gate nung papasok ko dito sa paloob sa amin. Eh, nasira kasi. Kasi mayroong nakahilam. At pindot-pindot. Yun, lumubog yung switch niya. Although ano siya, motion sensor. Kaya yun, pinalit ko yung ganito. Dito sa may pinto. Yung isa, ginamit ko na lang yun sa gilid ng bahay. So yun guys, kung bibili kayo ng ganito, okay naman siya. Okay, so nabili ko ito mga 159 pesos. Tatlong piraso na ito. Kasamang remote. Tsaka, meron siyang holder. Para ma-install mo siya. Pero, madali mo makita yung remote control niya. Hindi yung paalat-kalat. Yan. So, doon tatapos yung review natin. O dating sa gantong lasing LED light. Yan guys, again, kung maghahanap kayo ng mga review, siguro dito kayo sa channel ko. Kasi dito sa channel ko, ang pinavlog natin dito, guys, is yung talagang pagre-review na gamit na gamit na yung ano, yung item, hindi yung saglit lang siyang tinitest. So, kung makikita nyo yung ibang videos ko dito, makikita nyo, hindi na siya yung talagang bagong bukas kasi para sa akin kasi yun yung ultimate test eh, yung pagdaan ng ilang araw, ilang linggo, depende sa gadget na i-review. So, mas importante sa akin yung masubukan ng maigi bago tayo mag-post ng review para malaman talaga ng mga kakilatis natin kung ano yung exact ang nangyayari or ano yung observation natin pagdating sa gamit na nire-review natin. So yun guys. So kung napanood nyo tong video na to, yun. Sana huwag kayong magsawa. Subscribe po tayo sa channel. Yun. Pakain na rin yung bell button para notify po kayo kung mayroon akong bagong review at bagong gadget na i-review. Ayun, maraming salamat guys. Sa muli, nagawa pa ako ng isang review para sa isang gadget.